Magandang tanghali po, mga katutlot. Kumusta po kayo? Ito po. Meron pong appointment si Mrs. sa RBC. So, tutulungan natin siya, katutlot. Isang battery natin. Kuminsan po kasi nalulobat ako sa biyahe. Mainam na yung... Tara na, baka mauli. May reserve ang battery. Oh. Kakakain po natin. Gulang tayo ng tausing dalagang bukid. Sarap po eh. Makulimlim po ang panahon ngayon dito. Ayan. Makulimlim ang panahon. Shoutout po pala si yung inanak ko, si Cheng Baisa. Tsaka si Mau. Yan po, laging nanonood sa atin. Nasa Edmonton, Canada. Sobrang init. Mag-aircon po tayo. Tapos si ano po la, yung pamangkin ko si Jerome Drew na nasa Batangas. Yan po, laging nanonood sa ating channel. Shout out sa iyo, Drew. Pala si, ano, si Ma'am Lucy Pinulyar na nag-advise sa akin na kuminsan, dapat paminsan-minsan magpahinga rin. So ma'am, salamat po sa concern niyo po sa akin. Totoo po yun, minsan nagkukulang ako ng tulog. Pagka napasubo ko sa trabaho, minsan naabot po ako ng alas 10 ng gabi. May pagkakataon pa nga po, 11:30. Talagang nagra-rush po ako. Gumagamit pa po ako ng ilaw eh, sa likod. Pero ngayon, medyo kinokontrol na po natin para po meron tayong time sa sarili. Kasalukoy po pala, no, nag-aanap ako ng trailer yung naka-close. Kasi may balak din akong bumiyahe sa mga medyo malalayo dito para po may magagalit tayo. Kasi itong open trailer natin, minsan natatakot din po ako na baka malagutan tayo ng strap pagka nahulog yung isang wheel bends. Sa bilis po ng takbo rito sa Canada, baka po maka-aksidente tayo. Ang lakaran po kasi ng takbuhan dito, normal lang yung 100, minsan 110, ganyan. Kaya, medyo nakakatakot din po. So ngayon, kung close van siya, yung mga aluminum van, eh at least, walang mahulog. Kung matanggal ma yung strap, nasa loob pa rin. May lock po kasi yun. Baga safety. Ito si Mrs. May dala siyang almusal. Kasi pagka luto ng niluto ng gulay, ito na. Okay. Tara na. Nasa Portage La Prairie po tayo. Para
kaya ang mama ko dito yun eh, pati turan ng kaya. Maliit yung parking dito. Dito, para busy po yan. Or busy bank. Sige po, pasok po muna kami. Dahil may appointment po. Hintay po natin yung appointment natin. Sports car. Sports car ka dito. Tapos na po tayo. Hala. Hala na po tayo. Yan. Medyo madali-dali ngayon, hindi kagaya na nakaraan. Isa na mag-cycle. Pauwi na po tayo. Ito po pala yung mga malalaking puno rito. Mga century tree. Yan o. Hindi ko alam kung mga puno yan. School oh. Si Casal Station. Yun yung mga trailer na gusto ko patutot yun, yung class van na yun. Sa biyahing malayo pwede yun. Sa mga ginagawang bagong bahay dito. Ipakikita ko po sa inyo yung mga bagong bahay na ginagawa po ito. Yan. Ito exclusive subdivision po yan dito sa Portage. Yan yung mga exclusive din oh. Mga bahay. Bago po yan. Bagong subdivision. Condominium nila.
travel po natin yung mga 30 minutes or 35 minutes na ganito. Uwi. Kunin natin yung pinamili ni Mrs. Oras po natin, alas 4 ng hapon. Okay. Aga po, mga katutdot. Kumusta po kayo? Pupunta po tayo sa likod kasi nandun si Mrs. Pinagdala po tayo ng merienda, pakwan. Ato siya. Kausap niya yung dalawang muse ng ano, ng Winnipeg. Si Donna Magbual at saka si Ka Emily Marialgo. Ay, ito sila kadutod. Si Donna, hindi mo makatayo yan. Nag-overtime. Tapos si Ka Ems. Nag-overtime po. Yan si Kai Ems na nagtatrabaho. Yan. Yan po si Donna, kahit hindi po naka-subscribe yan, eh binivideo ko para naman po may makonsensya siya. Hello po, malapit na po. Kaya po ng pakwan. No? Malapit na malapit na po. Ayan o. Yan. Yun yung si Donna Magbual. Yan. Ayun, yun po yung mga nagtatawa na nung isang gabi. Ginagawa pala natin yung ano, yung order ng ano, First Nation. Ayun po sila. Ano? Saan tayo? Yung mga orsyo. Pagkikita po yung natapos natin. Ayun po. Pero meron po yan, meron siyang kabayo. Kaya lang, inihanda ko muna po. Tapos yung gulong. Well decor po yan. Balik pong ginagawa natin. Yung iba may gulong, yung iba wala. Pero yung horseshoe, yung iba po merong kabayo sa gitna, yung iba wala. Ito yung mga kabayo natin. Yan. Ito yung mga ginagawa. Full decor po yan. Eh, tumawag po yung nagpapagawa kahapon. Eh, tinatanong kung kailan ko daw matatapos. Kaya puro trabaho muna po tayo. Sino si Mike? Ha? Si Mike. Hindi si Mike yun. Pwede nang lumabas-labas sa uma sa araw din natin. No? Yeah. Oo, kasi ano yan eh, vitamin pa yan eh, umaga pa eh. Halimbawa, ang trabaho ko ng gabi, maganda yun ang trabaho ko ng gabi, labas ka ng umaga. Saan? Maganda sa ano, sa harap ng ano, sa harap ng...
Dire-ready po natin yung router. Gagawa tayo ng papuntan po natin yung talong. Ano po pala ang laki ng router na to? 1 point ilang horsepower kasi to. Horsepower po pala to. Kaya pala malakas. Lalagyan po natin ang mga sabitan ng ano, yung sa wall. Ito yung pinang-group po natin. Tapos ngayon, lalagyan natin ang sabitan sa wall. Ah. Try muna po natin. Magta-try muna. Try muna po natin. Para be sure po. Ayos po siya, ayos. Good, sabi nga. Kaya i-guide natin yung mga lalagyan natin. Susukat muna tayo. Ito po yung talim yung nilagayo. Yan na. Yan ang router natin. Maganda pong gamitin ito router natin. Madali siyang i-adjust at saka madali siyang setup. Tapos ang kainaman pa niya, pagka in-start mo, hindi siya antimano high speed, parang dadaan muna siya sa ano, yung mabagal hanggang sa bumilis. Kumbaga safety siya kadatot. Kukunin ko lang po yung ano niya. Ayan po, pagka nag-screw ka ng ganito sa wall, pag pinasok mo siya, ayan o,
Ayan po siya. Pagka nag-screw ka sa wall, ayan na. Kuha na siya. Hindi na kailangan lagyan pa ng ano, ng hindi na kailangan lagyan pa ng kung ano-ano pa man. Ayan. Meron siyang ano. Meron siya sa bitang. Ganun lang po kabilis. Excuse me. Basta lalagyan lang po ng height. Guide lang po ang natin dyan. Napaka-importante po kasi nito kadot-dot itong ito linalagay natin ito. Kasi ito yung maging hook nila sa bitan. Kesa bibili ka pa, eh, gawin mo nalang sa kahoy. Madali naman po eh. Po kasi nagkamali ka nito. Left and right po kasi ito eh. Hindi pwedeng bunutin yung pagka-router niya sa pagka natapos mo siyang inano. Dapat ya-atras mo kadot-dot. Bahil pagka binunot mo, masisira yung groove niya. Ganito po yun. Pero ano lang, madali naman po siya. So, gawa lang po ng guide. Guide. Gumagawa po tayo ng guide. Bilis lang eh. Ang trabaho naman po pagka pinag-aralan mo ng mabuti, ibig sabihin, diniskartehan mo, magbilis lang. Kahit yan, pagka bumili ka ng ano, mas mahirap po yan. Lalagay mo pa. Ito, hindi na.
Ayan po siya. Ginawa lang natin sa sander kadutut. Ayan. Tapos yung corona niya, ito. Dali lang naman yung corona. Ayos na pa. In the middle. That's crazy. Yeah. Look, my customer here. I don't know where to put it. I wouldn't know where to put it. In the pod, put in the wall. Hang in the wall. Yeah, look. I know. Hang in the wall. That's your table. I'm ready for the leg. So tomorrow evening, done. We stained and everything. Oh yeah, finish. Done everything. Hey, I want my camera. Hi. How do you like my table? Nice. How about my bench? Beautiful. Oh, that's good. Well, you work hard. Your son? No. Oh, your friend. My asshole. Oh yeah. I live with Bonnie down the street. Oh yeah, yeah. Yep. How many kids do you have? Me? None. Yeah. None? You're not getting married? No. Why? I told him to find himself. I'm not a right. Maganda ang tanghali po. Nakatulog po tayo dahil napagod tayo sa kasander ng mga ginagawa natin. Po, tutuloy natin yung mga ginagawa. Yan. Tapos ito po yung mga napos natin. Ito, ready na po ito. Pwede na silang pwede na pong ano yan i-prepare sa burnish. Thank you.
nagkaroon siya ng spike. Iba yung patos ng kabayo, ganyan. Ito po yung mga sabitan nila, katoto. Pagka po rin naging ng, yan, may kawit na siya. Likod. Ayan po. Yung iba po, walang kabayo sa gitna. Wala po. Bali, plain lang po yung iba. Yan yung mga pinagawa nilang iba, plain. Ito na po yung mga natapos nating iba. Tapos yung ginagawa pa natin. Ito po yung mga nagawa natin, katundod. So, mag-alis po tayo ng mas. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa ating channel. Please po like, share, and subscribe, and then click the bell button para po lagi tayong updated sa mga bagong video. So mag-upload po tayo ngayon, mga katundod. Bye po. Ingat po tayo. See you po tomorrow. Bye. We'll be right back.